You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. 1 Corinthians 6, verses 3 to 13. Ang sabi niya sa mga kamanggagawa niya, okay, si Apostle Paul po to, sabi niya, we are workers together with God. So we beg you, don't let the grace that you received from God be for nothing. Para sinasabi niya, oh, mga kamanggagawa, ako'y naninikluhod sa inyo, nagmamakaawa ako, huwag niyong pababayaan na yung grasyang na-receive niyo sa Diyos ay mawalang kabuluhan lamang. Verse 2, God says, I heard you at the right time and I gave you help on the day of salvation. I tell you that the right time is now. The day of salvation is now. Kaya dun po sa mga hindi alam kung siya ay masisave ba ako, yan na binibigyan na po kayo ng pagkakataon ni Jesus right now. Kung tatanggapin niyo siya as your Lord and Savior, at sasabihin niyong, Lord, nagsisisi na po ako sa lahat ng aking kasalanan. Ikaw na yung Diyos ko simula sa araw na ito. And then, yung salvation niyo ay nasa inyo. Ngayon, okay, umpisa pa lang yan. No? So para sabi ng Lord, oh, papunta na kayo sa impyerno. Kinatagpo ko kayo. Hinainan ko kayo ng ano, ng salvation, ng kaligtasan. Every day yan. Pwede nyo ma-access yan. Anytime, any day. Gusto nyo kaligtasan, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, magpakumbaba kayo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Talikdan ito at mabuhay ayon sa aking ituturo sa inyo. So si Paul, na binigyan po ng Diyos ng revelation about grace, ay nagsasabing, parang ganito yung sinasabi niya, ako, nabubuhay sa grasya, pero naiintindihan ko ang ibig sabihin ng sacrifice. Verse 3, we don't want people to find anything wrong with our work, so we do nothing that will be a problem to others. Parang sinasabi ni Paul dito, ako ay inapprove ng Diyos at gusto ko makita ninyo ito. Okay? Sa mga sumusunod pong verses, parang sinasabi niya, bilang tao, meron din akong pangangailangan, pero nagsasakripisyo ako. Ito yung pinagdaanan ko. Yan yung sinasabi niya. Verse 4, pababa. Okay. But in every way, we show that we are servants of God. We never give up, even though we face troubles, difficulties, and problems of every kind. We are beaten and thrown into prison. Tingnan niyo po, yung dinaanan ni Paul. People get upset at us and fight against us. We work hard, and sometimes we get no sleep or food. Okay. Sabihin nga po ninyo, sacrifice. Praise God. Pinagpatuloy po niya. And sabi niya, we show that we are God's servants by our pure lives, by our understanding, by our patience, and by our kindness. We show it by the Holy Spirit, by genuine or sincere love, by speaking the truth, and by depending on God's power. This right way of living has prepared us to defend ourselves against every kind of attack. Ganda! I hope nakuha niyo to. Parang sinasabi niya, yes, ang dami naming sakripisyo. Tinapon kami sa prison. Hindi kami kumakain. Nag-fasting kami ng fasting. Pero, sabi niya, ang buhay namin ay makikitang pure. No? And then, sinabi niya, meron silang understanding, patience, kindness. Hindi niya kinalimutan na ito ay work ng Holy Spirit. Even yung genuine love. By speaking the truth, eto, maganda to. Gusto nyo ng protection po? Sa mga atake, every attack? Masabi niya dito, by speaking the truth and by depending on God's power, this right way of living has prepared us to defend ourselves against every attack. Alam niyo po, parang sinasabi dito, sabi niya, ang sikreto ko yung power ng God eh.
power ng Holy Spirit. Na pag ang sikreto nyo po, sarili nyo, sarili nyong kalakasan, sarili ninyong resources, sarili ninyong talino, o talino ng mundo, hinahangaan ninyo, hindi talino ng Diyos, hindi sa Word of God, wala po kayong protection against every kind of attack. Hindi po ako nagsasalita dito, ho. Kaya ang humble pong tao, tinataas ng Panginoon. Ang mayabang ay talagang binabagsak niya. Pag ang tao po'y bilib na bilib sa sarili niyang kakayanan, okay, asahan niyo po, sa dulo niyan, babagsak talaga yan. Why? Ayun ang sinasabi ng Word. Nakuha niyo po, nagpapaalala lang ako. Kasi ang gusto ng Panginoon, this year, maging matagumpay po kayong lahat. At makita nyo yung power ng God, kaya ine-expose niya to. Just because of the power of God. Sinasabi ni Anod, kami, pin-repair kami ng Lord, sarili namin. Why? Nakadepende kami lagi sa power ng God. Kaya yung mga sacrifices namin, naiinda namin. At bukod sa naiinda namin, hindi kami nagre-reklamo, hindi namin sinisisi ang Panginoon. You know why? Kasi nakadepende lang ako sa Kanya eh. And then, pag gano'n na daw ang attitude natin, ang paraan ng pag-iisip natin, puso natin, laging, Lord, hindi ko kaya ito. Wala akong talino without you. Wala akong magagawa kung wala ka. Kapag gano'n daw ang nananalaytay na sa isip natin at lumalabas sa bibig natin, para kang ano, may shield sa bawat attack. Para bang pagmayabang ang tao, pinahayaan ng Lord. Kasi hindi, alam niyo po ba, kaya gusto ng mababa tayo, magpapakumbaba, para po mataas tayo. Praise God. Okay. Nagpatuloy po si Paul. Ang sabi niya, some people honor us, but others shame us. Some people say good things about us, but others say bad things. Some people say we are liars, but we speak the truth. To some people, we are not known, but we are well known. We seem to be dying, but look, we continue to live. We are punished, but we are not killed. We have much sadness, but we are always rejoicing. We are poor, but we are making many people rich in faith. We have nothing, but really, we have everything. We have spoken freely to you people in Corinth. We have opened our hearts to you. Our feelings of love for you have not stopped. It is you who have stopped your feelings of love for us. Alam niyo, alam ko to. Na-experience ko po ito sa ministry. Pero may magandang point po dito. Yung sinasabi niya, we have nothing, but really, we have everything. Alam niyo, pag dumadaan po kayo sa paghihirap, at ganito yung binibigkas ninyo, aba, hindi pwedeng hindi po dadating ang pagpapala sa inyo. Yung parang, kahit walang-wala ka, wala ka nakikita, wala, parang walang pag-asa, pero dahil may faith ka sa Panginoon, sasabihin mo, hindi, temporary lang itong nangyayari sa amin. Aasenso rin kami. Nakuha nyo? Kasi nasabi niya, oh, I have everything. Why? Eh kasi, yung mga material dito sa mundo, hindi naman ito talagang kayamanan eh. Ang kayamanan ko talaga ay ang Diyos. Dapat marating ng bawat puso. Tinetrain po yung heart and mind. Tinetrain mo yan, walang magtetrain sa inyo yan everyday. So, ito rin, no? Sabi niya, makikita mo yung hinaing din niya eh. Sabi niya, we have opened our hearts to you. Our feelings of love for you have not stopped. It is you who have stopped your feelings of love for us. Para sinasabi po ni Paul dito, pinagdaanan ko na ang lahat. Alam ko ang ibig sabihin ng pagtitiis, ng pag-ibig, ng sakripisyo, ng pagkakaroon ng pangangailangan. Hindi nagbago ang pag-ibig ko sa inyo. Kayo ang nagbago. Sapagkat nilayuan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na may kalakip na sakripisyo. May katotohanan po ba ito?
Tandaan niyo po, ang hindi tumatagal sa ministry, hindi umulad ang pag-ibig sa Diyos. Isa lang yun. Ganun lang yun. No? Wala na ako nakikitang ibang top na reason. Hindi alam ng tao ang church. Okay? Listen, church, oh. Ang church of Jesus, doon niya ibubuhos ang pagpapala sapagkat ang church, si Jesus ang head. Tayo yung body, the church, is the body of Christ. And Jesus is the head and the savior of the church. Can you imagine kung wala ka sa church, si Jesus ang head? Hindi mo pina-flourish yung church. Hindi mo pinapaunlad ang body mo. Kasama ka doon sa body mo. Kaya ano mangyayari sa atin? Sorry po ho. Kaya marami pong tao, parang nangungulundoy ang buhay. Nakuha niyo po. Nakaka-awaken po ito, pero sana seryosohin niyo po yung sinasabi ko. Hindi po ito panlalait. Kung hindi, parang nananalamin po tayo para makita natin kung anong mali sa atin para mabago po natin. So maaring hindi po ninyo ito napapansin. Alam niyo po ba na lahat ng binibigyan ni Jesus ng miracles, mayroon siyang pinapagawa. Remember, lagi niya sinasabi, pag may pinapagaling siya, go show yourself to the priest. Go wash your eyes. Go take up your bed and walk. So, lagi siyang mayroong pinapagawa. Pag may gagawin siyang milagro, he always asks for something. In other words, you need to do something to receive supernatural things from God or yung extra blessings from God. Do something. Try to sacrifice. Kung nag-relax po kayo nung nakaraang taon sa kingdom ng God, it's about time, sinasabi ng Panginoon, i-elevate ninyo, itaas ninyo ang inyong pananampalataya. So mahalaga po ang sacrifice. Mahalaga ang perfect love. 2 Corinthians 4 verse 8, Apostle Paul said, "We have troubles all around us, but we are not defeated. We often don't know what to do, but we don't give up. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed." Well, sandali lang po. Gusto kong paalala sa inyo na ang nagsasalita nito ay nagsalita ng grace. About grace of God. Yung nagpipreach about grace of God, now nagmamalaki siya about sacrifice. Ito yung tao ngayon. He is the man on the sacrifice. Ito yung sacrificial offering niya sa altar. Parang sinasabi niya, nagagawa ko ito kasi ito yung nasa heart ko. Ito po ay napakaganda yung susunod kong sasabihin. Para din po ito sa mga super sensitive na mga Christians. First 10. So we constantly experience, parang sa ibang version ang sabi, always carrying the death of Jesus in our own bodies. But this is so that the life of Jesus can also be seen in our lives. Makinig po kayo mabuti. Alam kong parang pag pinakinggan nyo lang isang ganun, parang ang hirap intindihin. Sasabihin ko po sa inyo, ano ibig sabihin nito? Para sinasabi dito ni Apostle Paul, tayong mga Kristiyano, hindi natin pwedeng kalimutan yung sakripisyong ginawa ni Jesus sa cross para yun sa atin. Para tayo magkaroon ng kapangyarihan, para tayo mailigtas, para tayo mabless. Sa atin yun. Ginawa niyo yun, niya yun para sa atin. So, para sinasabi niya dito, huwag niyo kakalimutan yung cross ni Jesus. Dapat daladala niyo yan kahit saan kayo nandun. Meaning yung ala-ala para maging grateful kayo palagi sa Diyos. Lagi kayo nagpapasalamat sa Panginoon. And not only that, pagka kayo umaaray-aray na sa mga sacrifices, pag umaaray-aray na kayo, umaangal na kayo sa pinagdadaanan ninyo. Pag umaaray na kayo sa trato ng mundo sa inyo. Ang sabi ni Paul, baliwala yan, hindi ka pa napako sa cross. Tampo, anong itatampo natin? Kasi yung tampo,
kasama na doon yung anger, yung bitterness, right? Unforgiveness. Bawal yon sa Panginoon. Kasi nasabi niya, so we constantly experience always carrying the death of Jesus in our own bodies. But this is so that the life of Jesus can also be seen in our bodies. Para yung nagsakripisyong Jesus sa cross, makita rin sa buhay ko, makita rin na nagsasakripisyo ako o tayo. Yun po yung sinasabi, nakakalimutan daw palagi ng tao yung sakripisyo ni Jesus. Kaya konting hirap lamang, konting mistreatment lamang, anong ginagawa ng tao? Buhay na buhay. Gaganti ka agad. Hindi po ito yung tinuro ng Biblia. Ito yung laging nakakalimutan ng tao. Hindi po kayo lalakas. Kapag konti lang kayong masagi, galit ka agad kayo. Hindi lang kayo nabigyan, masama na sa inyo yung tao. Hindi po kayo titibay. Kayo mawawalan. Ang pagtibay po ng isang tao, lalo na mga Kristiyano, ay yung pagiging katulad ni Kristo, matatag siya. Yung bliss of heaven, na-enjoy ni Jesus, but sabi ng Ama, mahal ko yung mga taong nilalang ko, kailangang iligtas sila, at kailangang may mamatay, may magsakripisyo, or else mamamatay silang lahat, dahil yun ang sinasabi ko sa aking salita. Walang kasalanan si Jesus, pero tayo ang angal-angal natin. May mga kasalanan na nga tayo, nagtatakip pa tayo. Hey, ang ganda-ganda ng message. My Lord, I know this is medyo karne, pero I love it. Ako mismo nabe-bless. Kasi naiintindihan ko yung sinasabi ko, pinagdadaanan ko to, dinaanan ko na, minamaster, na-master na rin yung iba. Nakita ko yung power sa life ko, kaya pinapasa ko po ito sa inyo. Okay? So, wag nating kakalimutan, every time may dadating na pagsubok sa life natin, pang-abuso sa atin, pag-maltrato sa atin, sabi ko nga, kahit ang feeling po ninyo ganito, nandun na kayo sa kailaliman ng hell, hindi yung babaw ha. Kung yung pinagdadaanan nyo, ang feeling nyo, nandun na kayo sa kailaliman, ilalim ng hell. Wag pa rin kayong magreklamo. Kasi pag nagreklamo po kayo, hindi niya masosolve yung pinagdadaanan ninyo. Sino makakasolve? Yung pupurihin po ninyong Diyos at sabihin nyo, Lord, kahit napakalalim ng kinalalagyan ko ngayon, pagsamasamahin mo na ang lahat, lungkot, persecution, takot, kawalan, everything, threat sa life, kahihiyan, reputation, everything, abandonment, pagsamasamahin nyo lahat. Sasabihin nyo pa rin, dun sa moment na yon, sasabihin nyo, Lord, I praise you, Lord. Why? Because I know you. Hindi mo pa rin ako pababayaan. This is not the end of my life. Merong eternal life at yun ang gusto ko, Panginoon, kaya pinupuri kita. Ikaw lamang ang Diyos na pwedeng mag-ahon sa akin, kaya ako'y nagpupuri sa kalaliman ng aking pinagdadaanan. That's how you praise the Lord. Mas makinang po ang pagpupuri natin sa Panginoon pag mas matitindi ang pinagdadaanan natin. You know, it's easy to praise the Lord kapag in good times, madaling magpuri sa Panginoon. Now, sino po ang hinahanapan ng Panginoon para magpuri sa Kanya? Yung mga inalaya niya ng buhay, yung mga tinubos niya sa kasalanan, yan po, tayo po ang inaasahan lamang ng Panginoon na magpuri, patuloy, hindi pa minsan-minsan lang. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.